Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga katanglaw. Narito tayo muli sa Salitang Law, isang pagdinilay tungkol sa salita ng Diyos na nagbibigay ng tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay ating pagdinilayan ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, ika-anim na kabanata, talata 1 hanggang 6 hanggang at 16 hanggang 18. Kung saan sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus na hindi dapat tayo magpakita ng tao. Siguro nakikita natin o naririnig na sa maraming mga municipalities o mga lungsod na alang-alang sa kapaligiran, bawal ang plastic. Sa simbahan din, bawal ang plastic. Eh, Father, paano po yon? Kasi ako naman po ay hindi talaga perfecto. Madami akong kakulangan. Yun nga, kapag tayo maraming mga kakulangan, ang pagiging wagas ay ang paghingi ng tawad sa Diyos at ang pagsisikap na magkaroon ng pagbabago sa buhay. Hindi ibig sabihin na perfecto na agad tayo, kaya nga may tinatawag tayong proseso. Ngunit alam natin na ang pagiging plastic, yung bang nag-aasta na parang walang kasalanan, na parang kapag may pagkakamali, ang pagkakamali ay sa ibang tao, hindi sa akin. Yung pagiging plastic, yun yung tinatawag na pagiging self-righteous. Paano po yun? Ang self-righteous ay ang pag-aakala at pag-aasta na ikaw lamang o ako lamang ang tama at ang iba ay mali. Yung bang parang ako lang o ikaw ang maliligtas at ang iba, kawawa naman sila. Hindi makakristyano ang ganong attitude o asal sapagkat ang hinihiling sa atin ng Panginoon ay magbagong buhay. Kung kaya nga niya ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ganyan din, sinasabi sa atin na kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan, kinakailangan na hindi lamang yung mabuting ang gawa, kundi mabuti din yung intensyon. Kasi nga, sinasabi nga, it does not follow. Hindi ibig sabihin nagdadasal agad-agad, mabuti ang intensyon ng pagdadasal. Paano po yun, Father? Minsan kasi, pwede mangyari na ang tao nagdadasal, hindi lamang upang humiling sa Diyos ng isang bagay o magpuri, kundi para papurihin din ng ibang tao. O di kaya halimbawa, makita na bago yung damit na isinusuot, naglilingkod sa simbahan, o di kaya talagang para sabihan, ay, napakataimtim naman na magdasal nitong taong ito. No? Halos lumutang na. No? Sapagkat talos ng Diyos ang intensyon ng ating puso. Kahit ngayon magbigay ng abuloy, kinakailangan nandun yung tinatawag na discretion. Mas maganda kung Diyos na lang nakakaalam. Hindi na ipagmamakaingay. Sapagkat ito ay higit na kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat, halimbawa, kapag tayo nagdadasal o nag-aabuloy, it is always about others. It is not about us, ourselves. Kinakailangan, katulad ni San Juan Bautista, tayo ay maglaho at ang lumitaw ay ang ating Panginoong Jesus. Ito ang tawag sa atin ng ating Panginoon. Magandang araw sa inyong lahat.